Magandang tanghali sa ating mga Secretary De La Peña. Marami po nagtatanong, ano na po ang status ng mga clinical trials na ginagawa natin para magkaroon po ng bakuna at gamot dito sa sakit na COVID-19. The floor is yours, Secretary De La Peña. Bahahati natin sa tatlong klase. Meron tayong mga sinusubukang mga natural products, kabilang dyan ang VCO, ang lagundi at tawa-tawa. Yung pong sa VCO ay yun lamang sa Santa Rosa Community Hospital ang ongoing. Inahantay pa po namin makaumpisa yun sa PGH para sa mga severe cases. Pero doon po sa ginawa namin, out of 90 targeted participants, tatlong po pa lang po ang aming nakukuha. At, pero doon po sa tatlong po na yun, medyo maganda naman po ang indications. Kaya lang hindi pa kami makapag-conclude kasi hindi pa kompleto yung study. Yung pong lagundi, yan naman ay gamot sa ubo na aprobado ng FDA pero kailangan pala ng FDA approval uli kung itatrial siya for another ailment or disease. Kaya inaantay lang namin na mag-go signal na ng FDA both in the case of lagundi and tawa-tawa. Yung tawa-tawa po ay health supplement sa dengue na sabi nila ay nakakapagpataas ng platelet count. Ano? Pareho pong merong antiviral properties. Yung tatlo na yan, kaya naman inaprubahan natin na subukan ang clinical trials. Doon naman sa hindi natural products, meron tayong ongoing na clinical trial sa melatonin. Ito ay ipinropose naman ng mga doktor sa Manila Doctors Hospital dahil naobserbahan nila na yung mga binigyan nila ng melatonin ay ito yung mga severe cases ay nagkaroon ng magandang improvement. Kaya inaprobahan din namin ang clinical trial sa melatonin kasi in-examine naman po ng ethics sa board nila yan at inirecommend ang i-trial. Bukod dyan ay ongoing pa ang mga clinical trials under the WHO Solidarity Trials. Bagamat natapos na po yung sa Ritonavir at Hydroxychloroquine, ay ongoing pa yung sa Remdesivir at saka sa Interferon. Pero yung pong sa Ritonavir at Hydroxychloroquine ay ang recommendation ng WHO ay hindi daw po recommended nila. Pero gusto ko pa rin po makita ang resulta sa Philippine trials kasi alam naman natin na yung hydroxychloroquine na gamot sa malaria ay medyo affordable ano, at ginagamit din ibang mga doktor. Yung pong Remdesivir, maganda rin ang indications at ang aking nabalitaan ay nag-iipon na ng stock ang DOH para sa Remdesivir. Meron pa pong ongoing trial sa Abigan. Ito naman po yung idinonate ng Japanese government at inihintay din natin matapos ang mga resulta. Ang sa vaccine po, wala naman tayong sariling vaccine development project dahil wala pa tayong facilities. Yan po naman ay ang ating dalawang track na sinusundan ay yung pagsama din natin sa WHO Solidarity Trials on Vaccines at nag-nominate na po tayo ng isang Filipino expert, si Dr. Nina Gloriani ng dating din na UP College of Public Health para makasama siya doon sa experts na mamimili kung alin ang susubukan sa WHO Solidarity Trials. At ganun din po, siguro naman naibalita na rin na tayo ay nag-commit na sumama doon sa COVAX facility na kung saan yung po magiging available na vaccines ay nag-reserve tayo ng 3% corresponding to 3% na ating population or 3 million vaccines para sigurado tayong meron agad pagka yan ay naging available. Meron din tayong ongoing negotiations sa limang institutions na pinayagan ang aming sub-TWG ng IATF na makipag-negotiate. Tatlo sa China, dalawa sa Taiwan at very ahead po sila in terms of clinical trials. In some of them, tapos na yung clinical trials phase 3. Kaya kung matutuloy yung ating collaboration, ay mag-clinical trials din dito pero for the purpose of meeting FDA requirements. At meron pa rin po, hindi rin natin ini-eliminate yung possibility doon sa iba nating bilateral partners katulad ng Russia na meron din silang mga advanced na development. Bukod dyan, pagka po merong lumabas na bagong mga bakuna na available na earlier than what our clinical trials are expecting, pwede naman pong mag-procure ang ating private sector at ang gobyerno kung may lalabas na bago
basta siya ay dadaan sa FDA. So yan po ang mga alternatives. Pero kung yung pag-uusapan ay yung aming WHO Solidarity Trials at saka yung bilateral agreements natin dito sa limang pinayagan, dito po siguro ay kung i-estimate natin yung pagdadaan ng proseso ay baka abutin pa tayo ng middle of 2021. Pero kung yung po ibang mga nag-indicate na mas advanced sila, halimbawa may indication na ang Russia ay merong advanced na nagawa, baka po yan ay maging available mas maaga pa para sa atin. Ang gobyerno naman po through the DOH ay nag-aaral na kung paano ang gagawing procurement at saka kung paano i-allocate ang vaccines that will come from the government sector. Siyempre, ang mga private sector, pag available na, pwede naman bumili for themselves. Yung pong iba naming mga ginagawa ay may kinalaman naman sa mga devices. Kaya ang ongoing namin na projects na hinihintay lang namin na matest na muna yung mga ginagamit na ventilators para sa ICU. Tatlo po yung project namin na sinusuportahan. Actually, apat kung i-include yung dati pang project sa UPPGH. At meron din kami sinusuportahan na iba pang telemedicine devices katulad ng aming RxBox for telemetry at saka yung Lisa robot sa UST na tutulong naman sa pag-assist sa mga pag-deliver ng mga items like meals and gamot sa pasyente to reduce the contact between patient and health worker. Marami po kaming pwedeng i-report pero ito ay yung mga nagawa namin ng buong isang taon sa DOST. Yung iba po ay hindi naman tungkol sa COVID-19. Okay. Maraming salamat, Sec. De La Peña. I hope you can join us also for the open forum.